doon ng pandesal. Yan yung malalaki na yan yun. Mayroong patlang, ayun o, mayroong awang. Ang purpose ko niyan para kapag umalsa siya, palapad. Kung gusto. Magandang araw po sa inyo. Ituturo ko po ngayon kung paano po gagawin yung sweet group. Ito po ay Korean recipe. So ngayon po hinanda po natin yung ingredients. Meron po tayong 1 kilo na hard flour. Meron po tayong sugar. Ito po, meron po tayong butter. Meron po tayong salt. Meron po tayong yeast. Meron po tayong milk. Then water. And eggs. Ako na po natin gagawin. Gagawa po tayo ng, since ito po ay yung tinatawag po natin manumano, gagawa po tayo ng meal at the center. Dito po natin ilalagay yung mga red ingredients. Ito na po natin ilalagay dito yung water. Ito po. Hindi ito kasamang sa tubig pa. So, tubig. Ayan. Tapos, isunod po natin ang sugar. Ayan. Tapos, isunod po natin itong yeast. By the way, ang pagkain po ng yeast ay sugar. Huwag po natin ipaghahalo yung yeast sa salt. Mamamatay po ang yeast. Ayan. At saka yung fats, huwag po dapat siya mahalo kagad immediately sa yeast. Magbabagal po yung pag-rise kapag nabalutan na ang yeast, ihalo lang po natin manumano style. Pero makakagawa po tayo ng quality bread. Then, ilagay na po natin ang milk. Tayo gumagawa ng halo ng semento. Sunod po natin egg. Tatlong egg po. Sanay ka ba magbati ng egg? Sakto lang po. Isang kilo. Tapos isabay na po natin itong butter. Para po sa mga gusto mong magpapaya, ito ho yung pinakamaganda na exercise. Gumawa po kayo ng dough na manumano. Tala po natin sa tabi. Then natin na i-combine yung mga flour dito sa gilid. Ilang. So out of this, pwede po tayo magagawa ng iba-ibang klaseng bread. Pwede pandesal, buns, pizza, crust, or kung pwede po tayong guha ng mga yung tinatawag sa Korea na gulbengi. Yan. Kneading. Ito pa yung kneading. Pagpanan natin ng plastic, guys. Palsahin natin ng mga doble ang laki. Yan. Siguro mga 30 to 40 minutes. Tapos, putol-putulin na. Timbangin natin. Kung buns yan, around 60 grams kada isang peraso. Yan. So, tansyahin nyo na lang. So, bahala na kayo kung depende kasi kung gaano kalaki yung buns na gusto niyo gawin.
Pero yung mga buns na nandiyan dyan, halimbawa yung burger buns, nasa 60 grams yan. Meron din naman nasa 40 grams lang. Yan. Guys, yan yung pagro-roll ng ensaymada na nilalagyan ng butter sa gitna, pinupunasan. So, pwede mo rin lagyan niya ng ube yan, o jam. So, pwede ka rin gumamit ng ensaymada pan para yung itsura ng ensaymada mo ay katulad ng mga nasa red ribbon o kaya ng Goldilocks. Sa demo natin na ito, isiswirl lang natin ng ganyan. Yan, yung katulad ng mga nasa panaderia para mabilis masundan. Yan, ganyan lang. Oh. Dali lang. Yan naman yung isang klase ng ensaymada na hindi mo na kinakailangan i-roll. Hindi mo nalalagyan ng mga ng fillings. Yan, babastunin mo lang siya ng ganyan. Yan, pahahabain lang. Iaangat ng kaliwang kamay at ipupulupot. Ang paraan ng paghulma ko guys ay yung pinakahuling ikot. Yan, yung huling ikot mayroong patlang. Ayun o, mayroong awang. Ang purpose ko niyan para kapag umalsa siya, palapad. Kung gusto mong paumbok, kahit wag mo nang lagyan ng ganong butas. Yan, yung awang na yon. Para pag umalsa siya, pataas. Pero sa akin, gusto ko siya na malapad. Ayun o, hinihila ko pa nga. Ganyan guys ang pagbaston ng pandesal. Yan yung malalaki na yan yung nabibili nating tig 5 pesos. Yan ganyan o, i-roll mo lang siya ng ganyan. Yan. Tapos lagyan agad ng breadcrumbs para dumikit. Yan naman guys yung maliliit, yung nabibili nating tigda 2 piso. Yan ganyan o. Paliliitin mo lang. Kasi na mataba eh. Ayun, palilitin mo lang yan. Tapos, pahabain. Yan, ganyan. Tapos, ganun pa rin. Yan. Lagyan mo kagad din ng breadcrumbs. Katulad ng balat. Kung yung malalaki natin, isinasalansa natin ang patayo. Yan, pahiga. Ganyan. Yan. So, puputulin mo lang siguro nasa 1.5 inch yan. Kaya 2 inches, ganyan. Yan, ganyan lang siya. So, pag pinutol mo siya, lalagyan mo rin kaagad siya ng breadcrumbs para yung pinagputulan, malagyan. Yan. Isalasa mo lang ng pahiga na ganyan. Oh. Ayos lang na magkadikit-dikit. Ayan. Oh.